pwede nang pagpritohan yung ating mukha, naglalangis. So ngayon pong panahon ay tagdurian. So kapag kumain kayo ng durian, linisan nyo lang po, tapos makikita nyo po pag pinatong nyo kahit saan na medyo moist, after mga 1 week, ganyan na po siya. So iba mas mabilis pa nga eh. Ayan, lalabas na po yung kanyang ugat. So kung titingnan nyo po ang durian, yan ang buto ng durian. Ito. Yan. So itong pinaka side na ito, dito lumalabas yung ugat. Yan sa part na ito na medyo may discoloration, kasi ito, di ba, light brown to gold. Itong dulo na yan, parang ganyan. O yan, dulo na yan. Diyan lumalabas yung ugat. So ito pa, ito. Sa dulong yun. Yun yung pinaka malambot na part. So yung kanyang epicotyl. Hypocotyl sa taas. Yung kanya pong dahon. Yung root, downward because of gravity, epicotyl. So paano siya itatanim? Meron ako dito mga napats. Yan. Ito yung aking mga na seedling pots. Ito naman yung aking mga mixture na ginawa. Yan. So kukuha tayo ng isang pots. Yan. Tapos yun, yung pinaka part na yun, yung pinaka baba, gagawa lang tayo ng kaunting butas. Don't worry about things. Kailang yung nakalabas ng konti. Yan. Tapos lagyan mo na siya ng kaunting butas. So after 3 to 6 months, pwede mo na siyang i-grow. O ganun lang. Huwag niyo tatapon yung inyong mga buto ng durian, kasi sayang. After yung aking buto galing sa 10 years bago ko napakinabahan, pag-grafted mga 5 years, yan yung fruiting stage niya. 3 to 5 years mag-start na yun. So ito pa rin po ang inyong propesor na nagpapaalala, huwag magtapon ng buto, itapon natin sa lupa para pag tumubo, meron tayong maaani. Bye-bye!